Welcome to my YouTube channel. So, ayan, nalulo naman tayo dito sa bahay. At ngayong araw na to, meron akong gagawin ngayong umaga. Dahil mamayang tanghali, babalik din naman yung amo kong babae, tsaka yung alaga ko. So, may activity sila ngayon. Yung alaga ko may activity sa school. Kaya sinamahan siya ng kanyang nanay at ako naiwan dito sa bahay. At syempre, ang gagawin natin kapag tayo naiwan sa bahay ng ating mga amo, magliligpit dito sa bahay ng ating amo. At ngayon, guys, punta tayo dito sa kwarto nila. Ayan. So, dito tayo muna. Dito muna sa kwarto nila. Ito yung unahin ko kasi nga. Dahil malamig na ngayon. So, it's winter na po talaga dito. Winter na po talaga dito sa Hong Kong. Kaya ngayong araw na to ay ayusin ko tong cabinet ng aking amo. Itong mga cabinet nila. Itong closet nila kasi ilalabas ko na yung pang-winter nila. Actually, yung pang-winter nila. Nandito lang naman nakasampay-sampay. Makita nyo kunti lang yung gamit nila. So, hindi na masyadong madami. So, ang gagawin ko kasi yung mga pang-winter nila. Like mga pants na ano, yung makakapal, medyo makapal na mga damit nila. Dito ko siya nilagay. So, parang pinupi ko siya dito. So, ang gagawin ko, itong pang-winter, ito yung ipapalit ko dito kasi mga ginagamit nila nandito. Yung mga hindi masyadong ginagamit, dito ko na nilalagay. Kasi hindi naman kakasya kasi nga, di ba? Maliit lang kasi yung lagayan ng amo ko ng mga damit nila. Ito lang yung ano, mga damit nila. So, yung amo ko, hindi sila mahilig bumili ng mga damit. Kung ano lang yung nagagamit nila, yun lang yung pinipili nila. At saka ito naman, kaya kunti lang din yung damit ng amo. Kasi araw-araw naman ako naglalaban ng mga damit nila, kaya hindi nila kailangang bumili ng maraming damit. So, ayun, napakasimple lang. Simple lang itong mga amo ko ngayon. Hindi sila maarte sa mga damit. At saka hindi sila yung amo na pala bili kung hindi naman kailangan. Hindi yan sila bumibili. Kaya, yun. Kaya kunti lang yung gamit. So, ito yung ayusin natin ngayon. Ay, ito pala yung ayusin ko ngayon. So, ngayon, ayan, tanggalin. So, ilalabas ko muna itong mga gamit nila. So, itong mga to, pangalis to ng amo ko. So, ipapalit. Ito yung mga ilalagay ko na dito sa cabinet ng amo kong babae. Hindi ko nga alam kung magkakasya to sa cabinet nila. Napakaliit ng space yung cabinet nila. Kasi medyo makapal itong mga ano nila. Yan, mga hindi na mag-shirt yung amo kung magpantalon na siya ng mga pantalon na pambahay nila ito. Mga pambahay. Oo, pambahay yung mga nila dito. So, ayan. So, ito yung gagawin ko ngayong umaga. Ayusin ko muna itong cabinet nila. Okay, so, labas na natin itong mga parang magamit to ng mga amo kong babae. Kasi yung gamit ng amo kong lalaki ko, napaka-konti din. So, ayan. So, actually, yung gamit lang nilang pang-winter. Ayan. Tcharan, ganito siyang kadami. Ito, gamit lang to ng amo kong babae. Yung amo kong lalaki, hindi naman kasi yung nagkaano. Parang t-shirt lang din, tsaka jacket lang kasi yung amo kong lalaki. Tapos yung mga jacket niya nandito na nakasampay. Ayan. So, t-shirt tsaka jacket, hindi na yan siya nag-long sleeve na parang ganito sa akin. Ayan. Oh, di ba? Yung cabinet nila ganito, dito ko siya itatransfer. So, maliit lang yung space. So, tingnan natin kung magkakasya lahat mamaya pag naayos ko. Ito yung lagayan ng damit ng amo kong babae. So, isisegregate ko siya yung mga pwede niyang gamitin na pang taglamig. Ayan, yung like yung mga ganito. Ayan. Ito yung ginagamit niya yung taglamig. Napakasimple. Simple na damit. Mga simple lang naman po yung mga gamit ng aking amo niya. Tapos yung mga t-shirt kanya na yun, pwede niyang magamit yung taglamig. Kaya isegregate na natin bago natin. Ano para makita kung gaano kadami tas like yung mga ganito hindi na ganito din niya na ito masyadong gagamitin so ilalagay ko sa ito mga pang summer niya ayan hindi ko na siya ilalagay dito tatanggalin ko na so ang gagawin ko isisegregate ko muna yung mga pwede niyang gamitin sa ngayong taglamig tapos yung mga pang summer na mga damit niya yung mga pang summer niya damit tatanggalin ko dito para yung pang winter yung ilalagay ko na dito sa lagayan ng damit niya. So, ayan yung gagawin ko. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung magiging output ng aking ginawang pagligpit dito sa kanilang cabinet. So, ngayon muna, mag-focus muna ako sa pagligpit dito sa gamit nila para madali ako matapos. Para mamaya, may oras pa, di ba? Para makapagpahinga, ayan. May oras pang makapag-cellphone na yan bago sila dumating. So, ayan, papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung magiging output ng aking ginawang paglilinis. So, we're back! So, ayan, tapos na ako maglinis dito sa bahay ng aking amo. At tingnan nyo dito, guys. Napalitan ko na rin yung mga bedsheet nila, ayan. Nilabang ko na ngayong Friday yung bedsheet para bukas hindi na ako mag-ilinis dito sa kwarto nila, ayan. So, malinis na yung kwarto at dito sa may cabinet. Ayan, papakita ko sa inyo sa loob. So, ito na. Ito yung output ng paglinis ko dito sa kwarto ng aming king, dito sa aking amo. At ayan, dito yung cabinet nila. Charan!
Parang walang pinagbago. So ito yung mga jacket, nandiyan pa yung mga jacket. Tapos yung laman, ito lang yung inayos ko actually. Ito na yung pang-winter ng aking amo. Ayan, nilagay ko na dito. Talagang punong-puno kasi. Ayan na, hirap na tuloy buksan. Itong mga to, ito, damit to ng mga aking among lalaki. Ayan. So itong mga to, ito yung mga pang-inner heater nila. Ayan, heater ng aking amo. Nilagay ko dyan para, nilagay ko dito sa bungad para madali niyang makita. So ito yung mga pantalon niya. Ayan, pantalon dito na madadami. Tapos dito naman, sa pangatlang compartment. Ayan, dyan yung mga pants ng aking amo, yung mga panglabas niyang damit, ay panglabas niyang mga pantalon. Tapos dito sa taas, ayan, mga damit niya yan, damit na panglabas, pangbahay, ayan. Tapos dito naman, mga ano, panglabas niya na mga pantalon tops. Yung mga pang summer na hindi nagagamit, hindi na nila magagamit, ilagay ko na siya dito. Dito ko na pinag, dito ko na nilagay kasi wala naman akong ibang paglalagyan. So ayan, ayan lang, ganyan po kasimple yung ginawa ko. Tapos yung mga socks nila, yan, nilabas ko yung mga, medyo mga kapal na socks nila, yung like mga ganito. Mahaba-habang mga socks. Tapos yung scarf ng amo ko nandito, dalawa lang actually yung scarf ng amo kong babae. Tapos yung mga jacket nila, wala namang problema kasi at least na nandyan pa rin, nakahanger pa rin yung mga jacket nila. So, ayan, finish. Dan na yung paglilinis ko dito sa kwarto nila. Ayan, maayos. Tapos dito sa kwarto ko, tiyaran! O, ganyan po kasimple yung aking kwarto. So, iniba ko lang yung style ng kwarto ko. Minob ko siya dito sa gilid kasi dati, di ba, parang nakadikit siya dito. Pero yung mga yung dito, minob ko na lang siya dyan. Tapos dito ko na nilagyan yung space. Ayan, kasi medyo pag dito malapit sa bintana, malamig yung hangin. Kasi mahangin-hangin. Pag binuksan ko yung bintana, napakalamig. Super. And then dito naman sa dining namin. So ayan yung nilabang kong bedsheet. Dito ko na sinampay. Binuksan ko yung bintana para yung hangin pumasok at matuyo yung, mamaya matutuyo yung aking mga nilaban. Simple house. So ayan yung simple nilang bahay. And then doon pala, dito pala yung sa alaga ko. Nakalimutan ko. Actually, naayos ko na itong mga damit. Yung mga damit ng alaga ko, nandito na, puro mga winter yan. Ito yung pambahay niya. Pambahay niya yan. Tapos ito yung panglabas niya. Ayan, yung school uniform niya. Tsaka yung mga underwear niya, socks nandyan. Ito yung mga jacket niya sa kanya to, lahat sa alaga ko. Ayan. Mga jacket niya yan, mga hindi ginagamit nandito. Mga jacket niya, ayan. Actually, yung gamit ng aking alaga, organized na siya. Na-organize ko na kaya walang problema. So yung cabinet ng alaga ko, ganito lang din kaliit. Kasi kunti lang din yung magamit ng aking alaga, kaya yan. Hindi siya mahirap ayusin, madali lang siyang ayusin. So ayan yung short video ko sa araw na to. Ganyan ako mag-ayos ng mga gamit nila. Actually yung amo ko, wala namang problema sa mga amo ko. Kung ano yung paraan ko na pag-aayos ng mga damit nila, kung paano ako maglinis dito sa bahay, hindi talaga nila pinapakialaman. Sinabihan lang ako kanina bago siya umalis na kailangan na nga daw ilabas yung mga pang-winter clothes nila kasi malamig na daw. Tuloy-tuloy na yung lamig. Kaya ayun, yun yung ginawa ko. Nilabas ko na ngayong araw yung mga damit nilang pang-winter. So ganun lang, ganun kasimple mag-sabi yung amo ko, hindi kagaya ng ibang amo kasi some of the employer dito sa Hong Kong, di ba? Kapag ganitong winter ganyan, magpapalit sila ng mga damit nila. Ayan, yung ibang amo talagang daming mga damit na ano, daming mga damit na pang winter. Tapos yung iba nahihirapan kasi sa dami ng gamit ng mga amo nila. Tapos yung ibang amo rin masiselan, ano yan, yung ibang amo namimili kung ano yung mga kailangang ilabas na pang winter kasi hindi naman lahat magagamit nila sa dami ng mga gamit nila. So, experience ko before sa amo ko, yung kapag naglalabas kami ng mga pang winter clothes nila, so pagpipilian nila yan. Yung ibang ano, mga amo, pinagpipilian nila yung mga pang winter nila kasi syempre matagal lang din nagagamit minsan yung mga amo. Pag ganitong winter, bumibili na naman sila ng mga bagong gamit. So yung mga luma nilang pang winter, pinipilian nila, tapos yung mga hindi na binibigay sa mga helper nila. Kaya yung mga ano, yung mga iba nating helper, swerte sa mga ganung amo na yung alam niyo, yung kapag talagang kapag nagpapalit yung mga season dito sa Hong, talagang na ayun na nakaka-armor sila ng mga damit ng mga amo nila kasi maraming mga gamit yung amo nila. Pero dito sa amo ko, wala naman, wala silang masyadong, walang ma-armor dito kasi simple lang yung mga amo ko. So it's not a problem naman sa akin, it's okay kasi mabait sila sa akin kaya walang problema. So ayan, so ngayon tapos na yung mga gawain ko, tambay muna ako dito sa kwarto kasi pahinga konti. Tapos mamaya kain ako. So hintayin ko na lang silang bumalik mamaya mga hapon. Ayan. Ganun ako kasimpleng mag-ayos dito sa bahay. Ganyan kasimpleng mag-ayos ng mga damit ng aking amo. Hindi sila masailan. So easy lang. So mabilis lang talagang mag-ayos. Sa araw na ito, I hope na nagustuhan nyo itong video ko na to. And sa mga viewers ko na hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa my YouTube channel para ma-print kayo sa mga susunod kong videos. Lahat ng sinishare ko dito ay based on my experience bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong. At ayan, sinishare ko sa inyo, kunikwento ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa, kung ano yung status ko bilang isang DH dito sa Hong Kong para at least magkaroon kayo ng kunting idea about sa life namin bilang isang DH dito sa Hong Kong. Thank you guys for watching. See you in my next vlog.